Hello mga guys, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Bago tayo mag-umpisa, i-shout out muna natin sina Balinte Ardaniel, Nards TV, Dines Tech. Sa ngayon mayroon tayong bagong tanggap na dispan. Ang complaint dito ng may-ari ay itong nabali na yung kanyang leg, parang dinaanan ng bagyo. Ayan, tingnan mo, nalaglag na. Sa mga viewers natin, ito napakasimple lang itong gawin eh. Pero kung hindi nga talaga alam, ay dadalhin talaga dito sa akin. Ngayon, dahil sa dinala na rito, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Ngayon, itaob na natin dahil sa ang pagkasabi nito ay gumagana naman siya. Ang problema lang ay itong na nga, parang naputol siya. Ngayon, ang gagawin natin ay bubuksan natin yung takip. Yan. Tapos, alisin natin yung itong kanyang para mag-rotate. Yan. Tapos, ayan, marami siyang alikabok. Ang gagawin muna natin dito ay ibu-blower muna, lilinisin muna natin. Ayan, tanggalin muna natin yung kanyang isang rad para umikot. Ayan, ayan siya. Ngayon ang gagawin natin ay ibu-blower muna kasi nga masyado na siyang marumi. Ayan, linisin natin. Ayan, medyo malinis na siya. Ngayon, ang natanggal dito ay yung pinaka-shafting niya dito sa may sa may base ng motor. Ito ang nawala. Kasi nga ang sabi nung may-ari, hindi na raw niya makita kung saan napunta yung shafting dito. Ngayon, ang gagawin natin ay naghanap na lang ako ng shafting na sa mga lumang electric fans. Ngayon may nakita ako. Ngayon itong ikakabit natin dito. May thread naman ito, ipapasok lang natin ng ganyan. Bago natin ipasok, kailangan lagyan muna natin ng glue. Ayan, lalagyan ko na siya ng glue. Kaya ako nilagyan ng glue para hindi na siya lumuwag. Kasi kaya natanggal ito dahil lumuwag eh. Ayan. Tapos, iti-thread na natin dito. Ayan. Ayan, higpitan na natin siya dahil sa may glue na. Pag natuyo na yan, hindi na yan kakalas. Yan, ganun lang kasimple ito. Sa mga viewers natin, ganyan lang, ibalik nyo lang ng ganyan pag nangyari na ganyan, nalaglak na yung pinaka motor niya. Lumuwag lang yan. Tapos, ganyan ninyo lang. Yan. Kaya ako bilinag ito dahil para sa kalaman ng ating sa mga bahay-bahay. Sa mga technician kasi hindi na nila ito panoorin dahil kabisado na nila ito. Alam na. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam, ganito lang kasi karamihan ito, i-jajang shop na ito. Ibibigta na ito sa mambuti. Sayang naman, natanggal lang eh. Ayan, make fit na siya. Tapos, lagyan natin ng spacer. Ayan. Tapos, ibabalik na natin dito sa stand niya. Yan na siya. Teka. Yan. Yan. Okay na siya. Isusot natin yung wire niya sa ilalim. Yan. Mabuti nga nung hindi nahugot yung wire eh. Karamihan kasi nito nahuhugot yung wire pag ganyan. Kaya hindi nahugot yung air dahil sumabit pa naman itong isang rad. Kaya hindi siya natuluyang naalis.
dito ang kanyang lock para hindi siya maalis. Yan, higpitan lang natin to. Para pag binuhat natin yung stand pan, yan, sama pa rin yung base nya. Yan, tapos ito, balik na natin yung kanyang rod para umikot na siya. Medyo bumaluktot. Yan lang muna natin. Yan. Tapos i-scroll ulit dito. Ito yung nagpaparotate sa kanya eh. Pag hindi natin ito kinabit, mag-steady lang. Tapos balik natin sa screw. Yan. Pakadali lang itong gawin eh. Kaya lang, gaya ng nasabi ko, kung hindi nga talaga alam, walang mangyayari, baka itampak lang ito. Kaya ibinta sa mabubuti. Kasi marami akong nakikita sa mabubuti na mga bago pa. Nandun na, naka-junk na, sayang. Ayan na, bago natin ibalik yung kanyang takip ay ititest ko muna kung okay na. Yan. Pa-plug ko na. Yan, tapos pindutin na natin yan. Umikot na siya. Yan. Tapos pindutin natin yung ayan. Nagro-rotate pa naman siya. Yan. Tapos ang gagawin na natin ay babalik na yung takip. Ayan mga guys, nasa uli ko na siya. Ngayon ang gagawin natin dito ay ititest na natin kung gumagana ba lahat ng mga number niya, yung number 1, number 2, number 3. Ngayon ipa-plug ko na siya sa outlet. Ayan, ipa-plug ko na. Tapos ipipress ko yung number 1. Ayan, umikot na siya. Ngayon yung number 2 uli. Ayan. Good yung ating mga switch. Ayan. So ayan lang mga guys, ganun lang kadali yung pagsauli nung ating ano, pagka naka-encounter kayo ng ganyan, natanggal siya, ganun lang, isasauli nyo lang ulit tapos ilagyan nyo ng glue para mas matibay. So ayan, working na yung ating dispan at sana itong video na ito ay nakatulong sa inyo. And please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.